Today, magluluto tayo ng maasim at may gata na sikat sa Cebu, ang linarang. Also known as larang or nilarang. Isda naman ang recipe natin today at gagawin lang natin ito ng madali. Pero nakatakam because cooking doesn't have to be hard. It just have to be delicious. Let's go! Ayun mga katipsi, i-prep muna natin yung mga rekado. Gagamit tayo dyan ng maraming kamatis. Ayan siguro mga 4 na prasong kamatis para sa 3 malalaking tilapia. Kasi hiwain lang natin ang maliliit to para madali nating madurog mamaya pag niluto natin. Kasi kukunin natin yung pinaakatas talaga nito habang niluluto. At dahil wala akong nabilhang kamyas, ang gagamitin natin pang paasim is kalamansi. Pero yung traditional talaga na pang paasim na ginagamit sa linarang is usually kamyas. Pero dahil hindi available, itong kalamansi yung gagamitin ko. Kung wala kayong kalamansi, pwede din yung sinigang mix. Tapos mag-dice din tayo dyan ng 1 buong red onions. Maglalagay din tayo ng luya, didikdikin lang natin. At lalagyan din natin yan ng green onions. Hiwain lang natin ng medyo maliliit. At dagdag pampaalis na lang sa bukod sa luya, itong tanglad. Ayan, didikdikin lang natin konti para lumabas yung aroma niya at madali nang sumama dun sa sabaw mamaya. At syempre, huwag natin kalimutan ng bawang. Ayan, i-mince cut lang natin. O, itong hiwang maliliit. At eto na yung isda natin mga katipsi, tilapia ang gagamitin natin. I-fillet ko na ito mga katipsi para madaling kainin. Pero kung preferred yung isama yung tinik, so hiwain nyo lang siguro sa 3, depende sa laki ng tilapia na nabili nyo. Pero syempre, isasama natin dyan yung ulo kasi malasa yan at masarap higupin yung mata. Ayan, ihiwain ko lang medyo maliliit para madali na nating iserve. Kung lulutuin nyo ito mga katipsi, kayo na bahala kung gaano kalaking cut yung gusto nyo. Syempre, depende kasi kung gaano karami yung kakain, kung malakas ba siya kumain. Ayan, na-prepare na natin yung mga gagamitin nating ricado. Simulan na nating magluto. Nagpapainit lang tayo dito ng mantika. Tapos, igisa na natin sabay-sabay dyan itong sibuyas, luya, at bawang. Ayan, palabasin lang natin yung mga aromatics niyan at hanggang mag-translucent itong sibuyas. Tapos, isunod na natin agad itong kamatis. Igigisa natin to hanggang sa maluto yung kamatis at lumabas yung katas niya. Ayan, habang naluluto kasi yung kamatis, syempre lalambot yan. So, pwede na nating durug-durugin para mas lalong lumabas yung katas niya. Kasi yun yung magsisilbing fresh tomato sauce natin. At yan, after natin mag-isa, lalagyan natin ng konting tubig. Ay, munti ko pala makalimutan mga katipsi, konting tomato paste. Isabay nyo yan sa pag-isa para mabilis siya maluto. Lalagyan na natin na pampalasa yung konting salt, ground black pepper, at syempre, a little bit of boom boom boom. Ayan, tapos konting mekos-mekos para magsama-sama na yan at medyo maluto itong tomato paste. Tapos ibuusin natin dyan itong gata. Wala kasing fresh na gata dito mga katipsi, kaya itong nasa kanyang gagamitin natin. Pero sa atin dyan sa Pinas, marami yan. Kung available naman, yung fresh yung gamitin nyo kasi mas mura yon. At saka syempre, natural. Pero kahit naman sa kan, masarap din yung gata. Depende na lang sa brand yan. Baka may gusto magpa-promote ng gata dyan. Tara, subukan natin. Ilagay na din natin dyan yung tanglad at itong mga hiniwa nating tilapia. Pwede kayong gumamit ng ibang isda dito mga katipsi, yung masasarap sa gata like tulingan, barilyete, at iba pang available dyan sa Pinas. Tapos pakuluan lang natin ito ng mga 10 to 15 minutes in medium high heat kasi mabilis naman maluto ang isda. Tapos haluhaluin lang natin para hindi dumikit yung gata sa ilalim ng wok. Ilagay na natin tong konting pangpaanghang, jalapeno, or syempre siling panigang. Tapos ibuhusan natin itong ating pangpaasim, ang calamansi juice. Ito, optional lang mga katipsi, lagyan natin ng black beans or yung tausi. Kung hindi available, okay lang kahit wala yan, pero I suggest na lagyan nyo. At dito na rin tayo mag-a-adjust ng pampalasa, lagyan natin ng patis. Tapos mekos-mekos lang uli natin, dahan-dahan lang kasi malambot na tong isda. At pakuluan pa natin yan ng another 3 to 5 minutes. Ayan mga katipsi, luto na to kaya ilalagay na natin tong green onions. Pampadagdag ng lasa at bango. At ayan, as usual, napakabango na naman ang ating kusina. Ayan ang bango mga katipsi, luto na tong linarang, larang, nilarang natin. Kahit ano pang pangalan yan, basta tara, kain tayo.
Boom! Ayun. Eh, na naman yung boom. Ang mga team si Lutuna, uy, isda na naman ang recipe natin today, ma. Yes, yes. Tilapia yung ginamit natin kasi marami sa Pilipinas niyan. Pero kahit anong isda naman pwede. Ito yung linarang. Maalam mo bang sikat sa Cebu yan? Hindi. Dish ng Cebuano to. First time kong kakainin na naman yan eh. Puro ako first time. Sa Cebuano, nilalagay nila kamyas sa Cebu. Eh, wala naman kamyas sa bilan, kaya nilagay ko calamansi. Ah, maasim siya. Yeah, maasim na may gata, na may kamatis. Sige, tignan mo naman. Something different. Yeah. Tikman na yan. Batik man palang iba yan. Eh, mga tiksi. Yeah, ito yung pwede nyo subukan na dish na fish na isda. Lalo yung tilapia, marami sa atin yan. Masarap, masasarap yung gata. Tilapia, tulingan, barilyete. Yes. Yeah. Pati yung ano, bagalunggong. Salmon. Oh, ano yan na? Ulo. Gusto na yan? Hindi. Ilagay ko yung ulo kasi masarap sip-sipin. Inihanap ko yung jalapeno. Yan, no? Sipin ko. Yan. Alam mo naman ako si jalapeno. Yeah. Dinamihan ko yung gata nito mga katipsi para masarap. Ano tong itim-itim? Tausi. Yung tausi mga katipsi, kung hindi ayaw yung lagyan, okay lang naman, optional lang yan. Pero usually kasi may yung linarang or larang, mayroong tausi. Okay. Yung mga Cebuano dish usually may mga ganyan talaga eh. Kahit yung ano nila eh, yung ito, balbako nilalagay niyan eh. Teka, ayun. Balbako? Yeah. Nilalagyan din ng tausi. Woo! Ang sarap tingnan, hindi ko pa natitikman pero malapot-lapot as man. Usually kapag mahilig kasi ako umamoy ng ulam, no, anything na kinakain ko inamoy ko. Pagka alam ko na mabango at masarap ang ano, I mean yung mabango mo siya. Alam ko masarap na 'yon. Pero ang mabaho na masarap pala yung bagoong. Oh, yeah. Sure. Pag inamoy ko. Uy, pwede sawsawan dito bagoong, ha? Hindi, oo. Oh, pero sabi mo, patisik. Pero patis eto, tayo. May patis kami, patis may patis. Patis tayo pero kung meron kang bagoong isda. Fish pwede sauce. Yun, sarap din. Tikman na natin to, lagyan natin ng patis, siyempre. Tapos meron tayo dito sili mga tipsy, jalapeno na hinalo ko dyan. Parang yung spicy. Hindi ko na kinamay, ha? Pero masarap to, kinakamay. Isda. Uy! Ayun. Tama? Bagang amoy masarap, mabango, masarap. Masarap tayo, masarap tayo. Sarap mga tipsy. Para siya ano, yung natural na gata, pero medyo, eto hindi ko naman masyadong tinamihan yung... Diyan medyo may asin nga. Yeah, medyo may asin. Kung wala kayong kamyas, pwede ding alternative yung kalamansi nga or yung sinigang mix. Oh! Yeah. Basta mas yung maasin siya. Pero usually, ang nilalagay tayo dyan mga tipsy is kamyas. Mabango siya. Mabango siya na... Oh? Mahilig ako sa gata kasi. Tapos kamatis yung pinaka tomato sauce mo, yung original na kamatis. Yung nilagyan ko kasi ng konting tomato paste mo eh. Pero maraming kamatis to. Maraming kamatis yung linarang para masarap. Oh, may kamatis. Yeah. Yung kaya kulay pink yung, medyo mamink-mink yung sabaw natin dahil sa kamatis yan. Yung gata puti. Kaya pala, I was wondering, sabi ko ba, parang iba kulay nito. Lalaki yung tilapia dito. Oh. Ba't gusto mo maliit? Hindi, sa Pinas kasi maliliit na yung tilapia natin, di ba? Ganyan lang, yung lalaki na yun. Para isa lang. Yeah. Sabi na naman. Tatlo. Bumili kang tatlong hito na. God! Kunti nga lang eh. Ayun, kasi finilay ko eh. Mga tipsy, kahit hindi nyo na-filay ako finilay ko lang kasi yung kasama ko kakain si mama yung baka matinik. Kasi si Auntie Bibot nung natinik. So, si Auntie Bibot kasi natinik dati na hospital. Kaya finilay ko para may tinik na, kunti na lang. Para safe lang. Pero syempre, tayo sa Pinas, hiwa-hiwa lang yan. Tapos luto. Hindi mo na ipifilay. Yeah? Yeah. Kasi masarap din sinisip-sip yung tinik eh. Kaya nilagay ko yung ulo eh. Kapatakot eh. Mula nung nangyari sa Auntie Bibot mo yun, kaya takot-takot na akong matinik. Kasi iba yung muntik sa mamatay doon eh. Yeah. Iba talagang pagkakaharang nung tinik sa lalamunan niya. Dito kasi bihira. Kailangan talagang operahan siya. Bihira yung isda na buo na may tinik na. Yung serve. Usually naka-fillet talaga. Eh si Auntie Bibot tsaka si Mama, matatagal na sila dito eh. Hindi sila sanay sa may mga tinik. Tayo mga Pilipino kahit nakapikit eh. Kahit brown out sa dilim, kahit nakagasera ka lang. Kasi sanay na sanay tayo sa tinik eh. Kaya finilay ko lang. Pero kahit hindi finilay, chop-chop lang. Diretso ng gata yun. Sarap? Masarap na siya. Parang sarap talaga. Anything na may gata. Kahit ako masarap na. Kasi nagiging creamy yung ano, dish. Masarap yung isla. Masarap din mga tipsy. Ito ulo. Sip-sipin. Ayun, no? Ulo ng tilapia. Ayan ha, hindi ako nag-salt ha. Nagpatis ka naman. Nagpatis na. Lagi ako nagsisita eh. Oo nga. Hindi ako nag-salt ha. Behave ako.
Sa Antibibot nga pala mga katipsi, ngayong araw na to, habang kumakain kami dito, uh-huh, kumaflight na siya papunta dyan sa Pilipinas. Mm-hmm. Kaya Antibibot, ingat ka dyan. Shoutout na lang sa mga kamag-anak natin dyan. Mm-hmm. Yes. Enjoy. Enjoy! Philippines. Pero po, ayun na, may mata o. Isa sa masarap na isda talaga, tilapia. Mm-hmm. Tapos sa pinakamura. Madali kasi i-breed to may. Sa Pilipinas madali. Mayroon madaling patamihin. Ang tilapia. Tilapia tsaka bangus. Kaya mura lang. Ito kasi pwede mo alagaan lang to eh. Hindi ka tulad ng mga barilyete, hinuhuli pa yung sa dagat eh. Mm-hmm. Kasi hindi naman sa ilog yun eh. Ito fish pond lang to, mabubuhay to eh. Kaya marami. Kaya common ano rin siya, common na isda sa Pinas. Kaya ito yung ginamit kong isda. Pero maraming isda dun sa bilis ako kanina eh. Iba-iba. Pero sabi ko nga siyempre para matikman natin kung masarap ba ang linarang sa... Masarap siya. Sa common na isda, yeah, which is tilapia, eh yun yung ginamit natin. And, mm-hmm, siyempre mga Pepsi. Sa Cebu ma, mm-hmm, yung pinuntahan namin dati nila Chess, mm-hmm, nila Cubs Chess sa Cebu, mm-hmm, linarang din, ang sarap din nun. Yung boteteng laot, ang tinatawag nila isda. Hindi tinawag lang siyang boteteng laot kasi pabilog siya. Mm. Para siyang botete, pero isda siya. Julo masarap mga katipsi. Pero wala kasi dito nun eh. Pero kung meron dito nun, yun talaga lulutuin ko. Wala sa bilihan. Ang alam ko kasi kapag ka may English, meron. Hindi, meron nga, pero hindi siya commercial. Hindi siya kasi commercial fish. Kahit naman sa Pinas, eh, bihira ka makakita sa palengke nun. Alam ko nga, parang nililimit na yung panghuli nun eh. Kasi parang pa-endangered na rin yata. Kaya, eh marami sa Cebu nun. Kaya okay lang sila hulihin. Pero sa ibang lugar, bihira kasi yung ganun. Kaya, parang binabawal na hulihin sa ganung sa mga lugar na pampit na lang yun. Ganun. Parang kinokontrol. Why? Kasi baka maubos sila. Magpaparami muna. Baka maubos sila. Pwede lang yun sa mga lugar na marami yun. Pwede mo parang hulihin. Pero is it dangerous or not animal? Hindi. I mean yung endangered. Papa? Mm-hmm. Yeah. So, endangered, pa-endangered na daw yun, sabi. Sa ibang lugar. Bakit? Anong ginagawa paubos na? Siguro ano, hindi sila katulad ng ibang isda na pag nangitlog madami, di ba? Mm. Kaya madami din sila. Ano. Siguro sila hindi ganun karami yung ano. Kaya pa nag-produce sila, hindi ganun karami. Mm. Baka lang ha, hindi ko ako sigurado. Parang yung ano ma, yung... Google natin. Yeah, may isa pang isda na binabawal din hulihin from time to time, yung loro. Yung isdang loro. Di ba isda? Masarap din sa gilin. Ano yun, ibon nun? Hindi, isdang loro. Yung kulay green. May mga lugar na binabawal yun. May mga lugar naman or season na... Parang hindi mo siya pwedeng ibenta. Uh-huh. Pwede mo siyang hulihin personally lang. Halimbawa, huhulihin mo para ulam nyo. Uh-huh. Pero hindi mo siya pwedeng ibenta sa palengke. Kasi kapag binenta mo, siyempre madami huhulihin mo, di ba? Bihira ako pag kumakain ng isda. Mm. Gusto ko perito lang. Perito, tapos mayroon naman ding minsan paksiw. Depende pa kung paano niluluto sa paksiw. Tapos siyempre, fish and chips. Perito pa din. Ganun. Hindi ako mahilig sa yung ganito, yung mga iba-ibang... Ano, luto ng isda. Mm-hmm. Tinapagusto ko. Mm-hmm. Masarap sa isda talaga. Yan, dito. Tsaka yung gata. Yung ganito. Tsaka yung sinaing ma. Yung nilalagay sa ano? Nilalagay sa dahon ng saging. Tapos palayok. Tapos nila sinaing na tulingan, sinaing na galunggong. Tagal nga lang lutuin nun. Pero isa yung sa pinakamasarap. Alam mo ang namimiss ko sa Pilipinas, sapsap. Paborito ko yun. Mm-mm. Sapsap maliliit. Mm-hmm. Ako. At saka yung espada ba yun? Ay, hindi. Oh, sap-sap talaga. Luya lang yun. Sibuyas, bawang na may kalamansi. Lahat. Ay! Dami ko nakakain. Mm-hmm. Talagang yung kanin kong ganito. Uh-huh. Yung plato kong ganito, magiging bundok yan sa tinik. Mm-hmm. Eh. Burito ko yun. Pag sa tinik, bumibili nun. Marami talaga dapat. Kasi talaga papapain ko siya. Siya lang. Yun ang kinakain mo. Mm-hmm. Sap-sap. Pareho pala tayong paborito. Marami nga tayong paborito na ano. Masarap siya, ha? Masarap siya. Sarap na. I'm impressed. Isa sa masarap na luto ng isda, itong linarang. Napakabilis lang naman luto yung mga tips at napakadali. Lahat ng rekado na mabibili nyo, nandiyan lang sa palengke or sa mabibili. Yung tausi, kahit hindi nyo nalang yan, okay lang yun. Pandagdag ng flavor lang naman yung tausi. Pero siyempre, kung may chance na makinilag yun, kahit maliit lang, bagay nyo. Sarap ito yung ulo. Masarap, ya. Supposed to be nak, meron tong ano, sitaw? Wala. Kung gusto mo lagyan, pwede naman. Pwede. Hindi kasi usually, pagka ginata, merong ako nakikitang itaw na nilalagay. Mm. Yung gulay naman is, nasa sayo naman ang gusto mo lagyan. Mm. Kaya diyan ko nga sana ito ng ano may, yung bok choy. Kaya lang, gusto ko nga kasing gawin yung simpleng linarang na talagang malapit sa original na linarang. Kasi yung original na linarang, wala namang mga gulay-gulay. Ganito lang talaga siya. Ginataan na may kamatis na maasin. No? Sarap nga. Sarap. Ganda ng combination. Shoutout sa mga taga Cebu, napakasarap na naisip ng dish. Marami talagang ring masasarap na pagkain na ang mga Cebuano. Mga Bisaya actually. Marami din silang mga na-inventong pagkain na masasarap. Tatagal ito, kailangan mo eh.
Uy, ubus oh. Sarap ha. Walang tira. Tatlo daw binili niya. Marami lang yung sabaw, kaya marami pero ubus na yun. Hindi ko lang ganito lang naman yung mga katipsi. Sarap naman. Gusto. Pwede nyo araw-arawin ito. Kahit nga mamay, bukas ka, pwede kung kailan yan, kung mayroon mong tira, eh wala. Meron pa yan, konti. Nga nga. Hey mga tipsy, sana nagustuhan nyo yung bago nating dish today. Ayan, at pwede nyo gayahin. Madali lang naman, sigurado magugustuhan nyo. Pero hindi na namin papahabain yung video. And dito na lang muna. Salamat sa panonood nyo. Sana nag-enjoy kayo. And sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Tapos ring nyo na rin yung bell para updated kayo palagi sa food and good vibes natin. And always remember, stay tipsy lang. Salud!